Sinimula na ang clearing operation sa gumuhong supermarket sa Porac, Pampanga. Wala na rin daw senyales ng buhay mula sa mga guho. Para po sa detalye ng Action Live, si Dindo Flora. Dindo, nagsasagawa na rin ng clearing operations dyan. Ibig bang sabihin ito, nasa retrieval phase na yung mga rescuer? Luchi, tama nga. Kasulukuyang ginagawa ang retrieval operation dito, pero sa ganitong aksyon, maraming nagdududa dahil posible daw na meron pang makitang mga buhay. Mabilis nagtakbuhan palayo sa gumuhong Quezon Supermarket ang mga rescuer matapos maramdaman ang pagyanig ng lupa pasado alas 2 ng madaling araw. Tumagal lamang ng mahigit 10 segundo ang magnitude 4.5 na aftershock, pero pansamantalang itinigil ang search and rescue operations. Pasado alauna ng hapon, nang muling ituloy ng rescuers ang trabaho. Tumulong na rin ang mga tauhan ng Meralco at Felix Mining. Pero sa pagkakataong ito, isa-isa nang tinanggal ang mga biga at poste gamit ang mga heavy equipment ng Meralco. Nakikita niyo po ngayon isa initial clearing operation na po ito doon sa mga clear na po na area ng rescuer po natin. Buo po yan, aalisin hanggang makakating po tayo doon sa ground. Kumpleto na raw ang 72 empleyado ng Quezon, kabilang ang 2 nasuwi at 9 na nasagip. Tangi ang gitang bahagi na lang din daw ng gumuhong gusali at hindi pa napapasok ng rescuers. Pero sa kabila ng clearing operations, search and rescue pa rin daw ang ginagawa ng mga rescuer. Hindi kasi tiyak kung may iba pang mamimiling na trap sa guho. Pero ayon sa otoridad, wala nang senyales na may buhay pa. Yun nga lang, wala rin daw indikasyong mayroong patay. Nag-negative po yung response po ng life detector. And just to confirm po, pinaikutan po nila sa K9. Ang na-detect so far ng K9 po is yung naputol na paa. Yung other po, at yung yun nga po, yung bay 1 and 2, napasok na po nila yon hanggang ilalim. Negative po na patay at buhay din po, wala din po. Sa ngayon, suspendido na ang lahat ng branch ng Quezon Supermarket matapos iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Ang isang ito na pinuntahan ng News 5 sa Florida Blanca, makikitaan ang mga bitak sa pader. Iniimbestigahan naman ng Porac LGU kung may anomalya sa pagbibigay ng permit sa gumuhong gusali. Nangyari kasi, nung ginagawa yan, yung dating municipal engineer, wala na po dito nag-retire na. Kaya hindi namin alam kung ano pa yung kaya inaalokay namin yung mga dokumento nila. Luchi, kasabay nga nung clearing, ito ring retrieval operation. At ayon sa otoridad, posible daw abutin pa ng 3 araw bago tuloy ang maalis yung debris sa lugar. Luchi, Ed? Okay, Dindo, ibig sabihin ba nito, nakikipagsapalaran sila dahil hindi nila talaga 100% tiyak na patay na lahat nung nandun sa guho? Oo, Luchi, parang ang dating kasi ng explanation kanina, Luchi, majority ng area dito sa gumuhong gusali ay napuntahan na daw at na-verify na nila na walang buhay o patay man. Yung tanging parang mga 20% sa unahan kung saan nakuha nga itong naputulan ng paa, doon na lamang daw yung hindi sila sigurado at posible, hindi naman doon inaalis yung posibilidad na merong patay dito o merong mang buhay na makikita. Dahil sa ganitong sitwasyon daw, mas mababutuhin na nilang ma-clear lang lahat yan dahil all accounted for naman daw yung 92 na empleyado kasama na doon yung mga 2 namatay at yung 3 magkakaanak at yung mga kasama na rin yung 9 na na-rescue, Luchi Ed. Okay. Bok, si Ed to. Normally kasi pag nag-shift ka to clearing operations from rescue operations, nagbabago rin yung temperament at saka yung kilos ng mga rescuer. Kumbaga, hindi na sila ganun kaingat na baka may mapinsala doon sa ilalim ng guho. Yeah. So, at this point, ibig sabihin ba na ano na talagang heavy lifting na ginagawa? Heavy lifting as in yung malalaking tipak ng tinataas at wala silang pangamba na mayroong maipit sa ilalim. Yun nga ang medyo may pagdududa dun sa ginagawa action ngayon. Parang in a subtle way, they're saying na clearing operation, retrieval operation, but
nandito pa rin tayo sa search and rescue dahil dadahan-dahanin pa rin daw natin yan, nakaantabay yung mga rescuers para kung sakaling may makitang buhay o may patay man yan, eh makukuha nila. Nakikita naman natin eh, hindi ganun kadali yung clearing at retrieval operation, especially yung clear dahil inaangat nila yung mga bulking-bulking poste at yung mga yung beam na malaki yan na kung babagsak yan ay siguradong patay kung mayroong mang buhay na matitira dito sa loob. Bok, Luchi. I guess, Dindo, yung tanong nga is, meron bang mawawala kung maghihintay sila ng ilang araw pa bago mag-clearing operations? Yan nga. Tama nga, Luchi. Kasi ang lumalabas dito, Luchi, 48 hours na nakalipas at the same time, wala na daw nagki-claim na mga kaanak. Yan ang pinaninindigan nila base dun sa kanilang listahan. Although nagkaroon ng conflicting dun sa mga numbers na nailabas noon, nilinaw daw nila yan na meron daw mga nagpalista na hindi na nag-report at nakuha at nailagay dun sa mga missing. At ngayon, sinasabi nila na wala nang mga kaanak na lumalapit sa kanila at nakikiusap at nagtatanong kung nasa na yung mga kaanak. Bukod dun sa listahan nila at dun sa mga na-rescue at mga namatay, all throughout, wala na. Pero ang malaking question nga dyan, Luchi, base na rin sa pakipag-usap natin doon sa mga empleyado na tumakas, nakalabas during that time, merong mga tao sa ground floor, merong mga namimili na pumilit lumabas sa unahan. Ito yung tinutukoy na posibleng nabagsakan nitong gumuhong gusali, Luchi, na ito yung posibleng inaasahan din ng lahat na makikita dito once na ituloy-tuloy itong pag-retrieval at saka itong clearing operation. Luchi, Ed. Alright, maraming salamat, Dindo, Flora.